How are you? Kumusta ka as a person? Alam mo ganito, bakit kailangan mo yung sagutin? Kasi ganito po, so that if you are not okay, you can do something. Kasi ganito po ah, pag hindi ka okay, tapos hindi mo na-check ang sarili mo, hindi mo na-evaluate, baka dumating ka sa breaking point. Right. Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Technologies Incorporated and Rockstar Management and Consultancy. Yan. So, yan ang ating bagong business venture. We have our office sa Malolos, Bulacan and soon sa Santa Rosa, Laguna. So, sa lahat po ng mga may existing business, if you need our services, if you want us to, you know, una-una to market your business, pwede rin po across my social media platforms or if you need a speaker for your trainings of your employees, or you need to rebrand and how to start the culture na gusto mo sa company mo, or maybe you just want to start your business or you want to start a corporation, so we can help you for the compliance and regulations sa corporation, okay? And isa na lang, sa lahat ng mga OFW that you have problems on land issues, land title, land disputes, we are in partnership with DT Antonio Consultancy under Attorney Des. So, message ka lang, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid, okay? And of course, if you want to join my team, IMG Rockstar for your free financial education and investment opportunity. Paano ba mag-invest ngayon, lalo na yung nangyayari sa economy natin? Tama ba bang mag-invest tayo? Yes, pwedeng-pwede. Mutual funds, DIY. PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so share ko lang yung message kahapon sa church namin. Binanggit ni Pastor, the three questions na dapat itinatanong o sinasagot lahat ng mga nanay. Okay? Pero ngayon gusto ko siyang i-apply sa ating lahat. In general, what are the three questions that you need to answer at any given time? Alright? So ito po yung story sa 2 Kings. Kasi Mother's Day no, last week, may part 2 si Pastor ka noong Sunday. Kaya napakaganda no. Tingnan natin, let's see. This is a very special message for all of us, alright? So, meron po ditong story sa 2 Kings chapter 4. If you have your Bible, pwede nyo akong sundan later. Tingnan nyo lang sa inyong mga Bible. Basahin ko lang yung first lang, ha? First part lang. Tapos, ikwento ko na lang, okay? One day, Elisha went to Shunem. And a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So, whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, "I know that this man was often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put it in a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us." Okay? So, si Elisha po to, no? So, every time nagpupunta siya, dumadaan siya sa Shunem. Meron pong isang babae, Shunemites. Ang tawag, no? Shunemites, yan. So, mabait po itong babae na to, itong mag-asawa. Sabi niya, di ba? Sabi niya sa kwento, bigyan natin siya ng room. Para lagyan na rin natin siya ng table, ng ilaw, and maybe, syempre, may food na din yon, di ba? So, ganun po yung nangyari. Then, sabi ni Elisha sa kanya, ang bait mo, what do you want me to do? Na humingi ka ng favor sa akin. Gusto mo ba, ipakilala kita sa namumuno sa atin? Ano yung gusto mong gawin? Sabi ng babae, sabi niya po dito, sabi niya, I have a home among my own people. Yan. Sabi niya, okay naman ako. Okay ako. So, well off po yung woman. So, meron po silang farm, minamanage ang asawa niya. So, I'm fine. I'm okay. Sabi ng woman. Sabi niya, then later sabi ni Gehazi, si Gehazi po ay pagkasama ni Elisha, no? Sabi niya, she has no son. Her son is, husband is old. So, sabi niya, baka pwede bigyan na lang magkaroon na lang siya ng anak. So, sabi ni Elisha sa kanya, then Elisha called her, sabi niya, call her. So, he called her and stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. But the woman became pregnant and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Alright? So, nasukulian yung kanyang kabaitan, kabuti ang loob. So, in other words, nanganak po siya. Then, eto yung nangyari. Nung lumalaki na po yung bata, nagpunta siya sa bukid, dun sa farm, ng kanilang family. So, mainit kasi, that time, sabi nga ni Pastor, parang nagkaroon ng heat stroke. So, sabi nung bata, sa tatay niya, nung nagpunta siya sa field, my head, my head. So, alam niyo, sabi nung tatay,
His father told a servant, carry him to his mother. Dali mo siya sa mother niya. Then after the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon and then he died. And then he died. Ito po ang response ng nanay. Okay? The son died. But this is the response of the mother. Sabi nun, she called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Pupunta ako doon sa man of God. Kay Elisha nga po. Sabi nung tatay, why go to him? He asked, it's not the new moon or the Sabbath. Pupunta ka, kumbaga, parang hindi naman Sunday. Pupunta ka doon, hindi naman Sunday, ordinary day. Pero sabi nung mother, nung wife po, sabi niya, she saddled the donkey and said to her servant, lead on, don't slow down or me unless I tell you. So, yun nga, nagpunta po siya. Then this is the scenario, right? Ito yung scenario. Okay. So she set out and came to the man of God at Mount Carmel, right? So ito, when he saw in the distance, the man of God said to his servant Gehazi. So nung nakita ni Elisha, tumatakbo from a distance. Malayo pa lang yung woman, yung Shunammite. Malayo pa lang nakita na ni Elisha, sabi niya kay Gehazi, sabi niya ito po ha. Listen, sabi niya, look, there's the Shunammite. Yan yung babaeng mabait. Yan yung babaeng nag-aalaga sa atin. Eto, you run to meet her and ask her, salubungin mo, alright? Eto, ask her 3 questions. Itanong mo sa kanya ang 3 tanong. First, are you alright? Second question na dapat mo itanong sa kanya, is your husband alright? And third, kasi alam niya po, ito ha, ito yung tanong niya, alam niya kasi nagka-anak po, sabi niya, is your child alright? 3 questions. Itinanong agad dun sa babae. Anong sabi ng Shunammite? Everything is alright, she said. Not everything is alright. She is not alright. Her husband is not alright. Her child is not alright. Actually, patay, pero sinabi niya, I'm alright. So, yan po ang ating idadisek ngayong umaga. Okay? Ano ang mga tanong na dapat nating sinasagot? Okay? Habang tayo po muna magkape muna tayo. Alright, so tuloy tayo ha. 3 questions that you need to answer. 1, okay? How are you? Kumusta ka? Kumusta ka as a person? Hindi kumusta yung asawa mo, hindi kumusta yung anak mo, hindi kumusta yung parents mo, hindi kumusta yung mga tao sa paligid mo. Kumusta ka na? It's all about you. Not about the people around you. Kumusta ka? How are you? It's not about your business. It's not about your clients. It's not about your products. It's not about your employees. Kumusta ka? It's about you. It's not about your career. It's not about your boss. It's not about your office mate. It's about you. So you have to answer this question. Sagutin mo ang tanong na kumusta ka? Kumusta ka mentally? Kumusta yung mga nasa isipan mo? Alam nyo, misan, di ba sa buhay natin, sanga-sanga na iniisip mo eh. Misan, hindi mo na rin mabalansi ano ba talaga nangyayari. Pag tininan mo, alam mo, pag din-drawing natin, minsan, sa atin ah, ewan ko, pag din-drawing mo yung brain mo, baka ganun-ganun na yan, di ba? Hindi ko alam, pero ako, may mga punto sa buhay ko. When I was in my 30s, talagang sanga-sanga yan eh. Even now, di ba, sa dami na iniisip natin, sanga-sanga naman naiisip natin. So, kumusta ba ang yung mental mo, kapatid? Kumusta ka emotionally? Masaya ka pa ba? Di ba? Ano ba lagi nangingibabaw sa'yo? Galit? Sama ng loob? O nalimutan mo lang maging masaya? How are you? How are you as a person? Your emotion? Kumusta din yung physical condition mo? Nagpapahinga ka pa ba? Nagigising ka ng madaling araw hanggang ating gabi? Nagtrabaho ka, di ba? May mga ganong nanay, di ba? Gigising ng madaling araw hanggang ating gabi, tulog ang lahat, naghugas ng plato. Di ba may mga ganon? Yung tulog pa lahat, gising ka na, tapos tulog na lahat, ikaw gising ka pa rin. Nag-aayos ng kusina. Alam mo, nanay ko, nakikita ko minsan ganon eh. Tulog na kami lahat, di ba? Ano pa din, lalo nung araw, nung malakas-lakas pa talaga, sobrang lakas ni nanay, salansan-salansan pa ng mga plato, di ba? Kumusta din ang social aspect mo? May time ka pa ba sa mga kaibigan mo? Nakareply ka ba sa best friend mo? Nakapagtawanan ka ba dyan sa kapitbahay mo? Kumusta ka socially? Kumusta ka din financially? May source ka pa ba? Okay ka pa ba?
May laman ba wallet mo? May laman ba bank account mo? How are you? Alam nyo, ang dami natin dapat sagutin sa sarili natin. Sagutin natin yan every day. Every day, dapat natin sagutin. Dok, bakit natin dapat sagutin? Ito, unahin na natin ha. Why you need to answer that question, how are you? Kumusta ka as a person? Alam mo ganito, bakit kailangan mo yung sagutin? Kasi ganito po. So that, if you are not okay, you can do something. Kasi ganito po ha, pag hindi ka okay, tapos hindi mo na-check ang sarili mo, hindi mo na-evaluate, baka dumating ka sa breaking point mo. Di ba sabi ko nga, lahat tayo may breaking point. Ito yung punto, sitwasyon sa buhay mo na hindi mo na kaya yung sitwasyon. Magkukulaps ka, magbe-breakdown ka. Huwag mong hintayin mapunta ka doon. Kaya dapat, kung nalilito ka ngayon, naguguluhan ka, you sit down, you pray. Kung walang-wala kang pera, kapos na ka, umupo ka, gumawa ka ng paraan, mag-pray ka, kausapin mo yung members of your family. So make sure you are okay. Every day, sa gabi, para nakukorek. Hindi lumalala ang situation. So how are you? Sagutin mo yan, kapatid. Okay? Yan, alright. So tuloy tayo. Second question that you need to answer. Ito, tinanong, sabi ni Eliza kay, doon sa assistant niya, doon sa servant niya, tanongin mo siya, second question, how's your husband? Kumusta yung asawa mo? Ang sabi nung Shunamites, everything is alright, but it's not alright. Diba? Tinan nyo po yung senaryo, ha? Balikan natin. Nag-collapse, may hinit. Sabi ng anak niya sa kanya, sa tatay niya, my head. Ano sabi ng tatay niya? Dali mo siya sa nanay niya. So, bakit hindi niya ba anak yon? Hindi niya ba responsibility? Tapos nung nagpapaalam yung nanay, sabi niya, dadalhin ko yung anak natin, dadalhin ko dun sa man of God. Ano sabi niya? Ba't ka pupunta doon? Hindi naman Saturday. Sabi nung asawa niya, I'll go there. Question. Nag-offer ba siya? Ako nang pupunta. Sabi nung asawa niya, bigyan mo akong masasakyan. Isa sa mga servants natin. Nag-offer ba siya? Di ba parang di niya anak? Alright ba yun? Tanong, sagutin niyo ako. Is that alright? Your innermost circle. Hindi lang siya inner circle, ah. Innermost circle. Husband. And yet, hindi kayo priority. Anong priority niya? Yung bukid, di ba? Yung concern mo, yung interest mo, hindi niya interest. So that's not all right. Kaya you have to ask yourself, okay ba ako sa mga may asawa? Okay ba ako sa asawa ko? Yung bang priority ko, priority niya? Pinapakinggan niya ba ako? Di ba minsan ako wala akong asawa pero ang dami kong napapakinggan. Ang dami kong kino-coach. Doc, I'm unheard. Yung asawa ko, hindi ako iniintindi. Yung asawa ko, gusto kong gawin to, hindi ako sinusuportahan. So, you're not alright. So, ano dapat natin gawin? Dapat, make sure, inaayos mo yan. Make sure, in-evaluate mo yung sarili mo. And yung babae, sabi niya, everything is alright. Diba? Matiisin din si Shunamites. Diba? Sabi niya, everything is alright. Hindi niya na iniintindi yun. Pero dapat, intindihin mo yun. How's your husband? How's your wife? How's your inner circle? Nagkakasundo pa ba kayo? So wala kong I'm single, so I can't talk much about this. Pero siguro pwede niyo pag-usapan, 'di ba? Sabi mo, baka kailangan gawin natin 'to, 'di ba? Baka kailangan suportahan mo ako dito. Please, sabi mo 'yung laman ng puso mo. I need to do this. Please support me. Dagdagan mo 'yung pera ko kasi gusto kong gawin 'to. Bigyan mo ako ng time. Samahan mo ako dito. Kasi alam niyo ganito po 'yan. Pag yung mga malilit na bagay na yan, hindi kayo nagsuportahan, diyan nag-start yung lumalay yung loob mo, di ba? Ilan sa mga kinotes ko, Dok, na ano, Dok, sabi nila, parang hindi na kami na okay ng asawa ko. Saan nagsimula yung mga ganun? Saan not supporting the interest, not supporting kung anong gusto ng bawat isa? So you have to assess every day, okay ba ang asawa ko? Or maybe, hindi mo siya napapansin. Diba? Maybe hindi mo napapansin, ito pala yung kalagayan niya, may sakit pala siya, nalilimutan mo, diba? Meron siyang promotion na hinahabol, hindi mo nasusuportahan. Nasa ibang bansa siya, di mo walang nakukumusta, diba? Panay ka pang selos, diba? Alright? Third, ito po. Ang sabi po, the second question that you need to ask, or third question. Ang sabi ni Elisha sa servant niya, third question, tanungin mo siya, how's your child? Kumusta yung anak mo? Sabi nung babae, di ba? Everything is alright, but no, di ba? Misan ganun eh, di ba? Pag tinanong tayo, mga parents, di ba? Pag tinanong, kumusta yung anak mo? Ay, mabait anak ko, kahit hindi. Di ba? Magkabi po tayo. Sino po dito yung nakaka-relate ng ganun?
sino po dito yung parent na hindi naman nina-expose, di ba? Tama lang din naman yun, di ba? Hindi natin pagsasabi yung mga ginagawa ng mga anak natin. Lalala ko yung nanay ko noon pag may bisita kami. Lagi niya kami tinatawag. Ako tinatawag niya, eto si Gigi, eto yung pinakamabait kong anak. Ayun, so po yun. Bata pala sinasabi na ni nanay, di ba? Salamat na ya, salamat. Lumaki po ako mabait. Sabi niya, eto yung pinakamabait kong anak, di ba? Di ba, how's your child? Kumusta? Kumusta yung anak mo, alam nyo, it represents yung inner circle din natin eh. Kumusta yung family mo as a whole, di ba? Okay ba kayo? Masaya ka ba sa family mo? You have to answer that. O masaya ba yung family mo sa'yo? Kasi minsan, unfair tayo, di ba? Lagi natin sinatanong, sila kumusta sa'yo? Eh, sila ba? Masaya ba sila sa'yo? How's your family? Kumusta relasyon mo sa kanila? O hindi mo na inaalam? Ay, Dok, busy ako, bahala na sila, di ba? Basta nabibigay ako ng pera. Bisa may mga parents na ganun eh. Basta nabigay ako ng pera, okay na. Teka muna, baka may ibang aspeto ng buhay na lilimutan mo, hindi lang pera. Di ba? Baka they need your time. Kumusta? Alright? So, sa ating po lahat, dapat tinatanong natin yan, yung inner circle natin. So that kung hindi okay yung anak natin, kung hindi okay yung inner circle natin, masave pa natin, masagip mo pa. Tinan mo yung anak mo, baka may mga changes sa kanya, di ba? Nalala ko nung principal po ako, lagi kong pinagbibili niya sa mga parents. Tinan mo yung mga parang anecdote or yung mga something nakakaiba sa mga anak mo. Kung dati siyang masaya pag-uwi niya, ngayon hindi na siya naipagkwentuhan, tinan mo, i-trace mo kung ano, what's wrong. Kung yung dati yung mga anak mo, ganito kasaya, o yung asawa mo, ganito kasaya, something, hindi na ngayon masaya. What's wrong, di ba? Nalala ko 2 days ago, sabi ng mga kapatid ko, message pa ako nung isa, kumusta, may problema ka ba? Bakit naman? Malungkot ka, tapos nung isang gabi, nagaya kang magkape. Kasi paggabi, hindi po ako lumalabas, nasa room lang ako, nandun lang ako, stay lang tayo. Eh, nung isang gabi, naisip kong magyaya, sabi ko kay Ma'am Irene, sabi mo kay Aling Tisay, ano, mag-coffee tayo. So, lumabas kami, nag-coffee. So, yun pala mga kapatid ko nag-iisip kasi hindi ko yung dating ginagawa eh. Sabi nila, may problema ba si Doc? Tapos medyo matamlay. Sabi ko, kung ano mang magiging problema ko, kaya-kaya na natin yan, di ba? Sa dahil ba naman pinagdaanan natin. Pero at least, di ba, concern sila, di ba? At least, alam nila what's wrong kasi may nabago sa pattern. So, tingnan natin yung pattern sa family. Di ba? Tingnan mo yung pattern. Ano yung saan nabago? Dating masaya, hindi na masaya. Dating tahimik, ngayon, sobrang ano, active. What's wrong, di ba? Maging ano tayo, kumbaga, hindi ka naman tamang hinala. Kumbaga, tinitinan mo lang, di ba? Alright? So, sa atin pong lahat, mga kapatid, okay? So, 3 questions that you need to answer. Kung hindi mo yan nasasagot, start asking and answering them right now. Alright? So, eto po, mahaba na message pero siguro mag-part 2 na lang tayo. Meron akong gusto pang i-discuss about this. Okay? Pero tapusin na natin dyan, okay? What are the 3 questions that you need to answer? How are you as a person? How's your wife? How's your husband? How's your child? In other words, how are you as a person? Second, how's your inner circle? Okay ba? Okay ba sila? Alright? Okay? So, marami salamat. So, sana nakatulong ako tong vlog na to para mas, you know, masses natin sarili natin and including our family, okay? So siguro ituloy natin to, mag-part 2 tayo dito, alright? Okay? Maraming salamat! And please share this video sa lahat may bigyan natin, kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers! Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go! Thank you po! Kapi po tayo, Gilibers! Thank you po!